Okay, sa video na to, tuturuan ko kayo paano umabot sa 1 million followers, maraming followers, or pwede rin ito pang negosyo. Kung, ang tips ko, pwede rin pang business eh, hindi na pang vlog eh, paano kumita na 1 million pesos. Basically, pareho yung mga tips na ituturo ko sa inyo. Alam nyo, itong mga video na to, kahit konti lang ang views, in-expect ko konti lang views ng ganitong video. Ito talaga pinakamahalaga eh. Kung pwede ko lang talaga ituro sa bawat kabataan, maintindihan nila para mahanap nila yung potential nila. Nahawa ako sa maraming kabataan o ibang tao. Nakikita ko talaga namamali lang yung direction. May talent sana, namali lang ng direction, sayang. Mga simpleng pagkakamali nila sa buhay, hindi na nila naabot yung goal nila. Ito po, kung meron kang 100,000 subs, ito makukuha mo sa YouTube to. Mabait na boss ang YouTube. Galanting-galante ang YouTube. Meron pa mga partner manager tatawag sa'yo. Pag umabot ka ng ganito, tutulungan ka nila. Alagang-alaga ka dito sa YouTube. Yan, dito, 1 million. Actually, may 5 million na tayo ngayon sa YouTube. Sa Facebook, may 15 million followers. Sabihin nyo, ay, mahirap makuha yan. Imposible yan. Actually, hindi imposible. Ngayon, nakita ko na eh. Para sa akin, madali na siya eh. Alam ko na eh. Number one, practical tips. Mas maganda para sa akin, try nyo maging original. Kung sino ka, ilabas mo. Huwag mo gayahin yung ginagawa ng iba. Kung gusto mo, pwede mo pattern konti, pero huwag mo gayahin. Kasi oras na kinopia mo sila, lagi ka nalang number two, number three, kopya nalang ng kopya. Pero pag original ka, una ka, iba yun. Diba? Kung kaya mo maging original. Number two, pwede ka mag-focus sa isang platform. Yung iba, may Facebook, may YouTube, may TikTok, lahat, konti dito, konti dito, konti dito. Okay din yan, pero para sa akin, gusto ko laser focus. Naka-focus ka sa isa. Kung magaling ka sa TikTok, doon ka bagay, TikTok ka magpalakas. Doon malagay yung effort mo, yung content mo, pang TikTok mo. Number three, dapat makikinig kayo. Open. Like itong content sa akin, this is very important content na tinuturo ko. Kaya sabi ko, kahit walang mahina views, okay lang sa akin. Alam ko kasi napakahalaga. One day, 10 years, 20 years from now, maintindihan nyo bakit ito mahalaga. Tatlong general tips, ito para sa buhay. Ito laging ginagawa ko. Tatlong general tips para maabot nyo yung pangarap nyo. Bata ka man, matanda ka man, sulat nyo sa papel. 1, 2, 3. Number one, kumuha kayo ng papel. Yan, may kodigo ako, papel. Sulat nyo kung ano meron ka. Ano ba yung talent mo? Lagay mo 1 to 5. Magaling ka ba magsalita? Maganda, gwapo, charming, matiisin, kaya maging empleyado, masunurin, magalang, kung ano man meron ka. Diba? Or kung wala ka man nun, ano yung gusto mo? Diba? Like ako noon, kung nakita mo yung movie ko, bulol ako, may inferiority complex, takot sa tao, takot sa babae, takot sa lahat. Pero nabawi ko sa number three. Eh. Papakita ko sa iyo kung ano number three, mamaya. So number one, ano meron ka? Doon tayo mag-uumpisa. At kung ano meron ka, papagandahin mo, papalakasin mo yon. Yung iba, and comedian, singer, artista, pwede. Pero marami na doon. Ha? Marami na doon. Kailangan kakaiba ka na. So number two, tingnan mo sino ang mga contacts mo sa buhay. Sino ba binigay sa iyo ng Diyos na contacts mo? For the moment, meron ka bang among magaling? Huwag mo isipin, amo ko, masungit yan, kaaway ko yan. Hindi. Baka, oo nga, barat siya sa iyo. Hindi ka sinasweldohan ng tama. Pero, natututo ka naman sa skills. Nakita mo paano siya magnegosyo. Paano niya ginagawa yung produkto. Magkaka-idea ka. Diba? Important yun eh. Mga special knowledge yun eh. Sino mo kakilala mo? Meron ka bang kakilalang influencer, kamag-anak na magaling? Or kung wala talaga, baka meron kang idolo na nakikita, sulatan mo. Baka bigla kang sagutin. Diba? Subukan mo. Mahilig ako sa blind pitch. Tapos yung mga contacts mo, syempre, mas magbibigay ka ng oras doon. Hindi ko naman sinabi todo sip-sip. Diba? Pero syempre, kung nandito yung potential, di doon ka. Baka meron kang uncle na may negosyong ganito. O di sumali ka muna, tumulong ka muna. Baka doon ka matuto eh. Kailangan mo kasi ma-practice eh. Ma-practice, matuto ka maglista, matuto ka magbenta.
Number three, napakalaga, kailangan isipin mo kung ano talaga yung pinaka-goal o mission mo. Ito lagi sinasabi ko na marami ako nakikita ng kabataan, di nila alam, parang ligaw na ano gusto mo gawin sa buhay. Gusto ko tumulong dito, gusto ko dito, pero kahit wala, okay lang. Di pwede ganun. Dapat yung gusto mo, gustong-gusto mo, kailangan mo ba talaga kumanta, malabas to, ano ba yung gusto mong gawin? Pag nahanap mo yung passion mo, okay na yun eh. Sold ka na. May pera, walang pera, nandun na. Ewan ko kung maintindihan nyo. Sana merong bagay na talagang pinanggigigilan mo kasi doon lahat yung energy mo. Kaya ako, sabi ko sa'yo, dahil ang gigil ko ay simple lang. Tumulong sa tao. Doon ako happy. Mulang bata ako. Hindi nga pag doktor eh. Basta tumulong. Kaya nung naging doktor ako, libreng gamot. Eh ngayon, vlogger din ako. Libreng vlog. Paano tinuturuan ko nga kaya? Paano dumami ang followers nyo eh? Diba? Kung ano man makuha ko, yun ang gusto ko. Doon ako happy. Pag nahanap mo yon, okay ka na. Parang yung iba, kung magaling siya talaga mag-sports, magaling siya ba sa kanta, magaling ba siya sa art, magaling ba siya magbenta, magaling ba siya mag-ipon, di ba? Maraming bagay. Magaling ba siya mag-inspire? Kung ano man, baka marami pang mga new talents. Umuwi kayo sa bahay, isulat nyo sa papel. Okay, number one, ano meron ka? Number two, sino mga contacts mo? Number three, ano yung pinaka-mission mo? Minsan nagbabago yan. Pero pag nahanap mo yan, maaabot mo na to. Maaabot mo na itong million. Madali na yan. Or kung hindi ka naman pang social media, makakakita ka na 1 million pesos kung ano man yung pinasok mong negosyo na kahit maliit. Tapos tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Oh, ako marami akong goals ngayon eh. Hindi nyo maintindihan. And last, sasabihin na iba. Hindi ako makikinig kay Doc. Corny yan eh. Hindi. Hanggang health lang yan eh. Diba? Yan ang problema eh. Kailangan nyo open mind eh. Minsan nasa harap mo na nga, tinuturo na nga, libre na nga binibigay sa inyo yung plano. Sa social media, dalawang bagay lang mapapanood nyo. One is entertainment. One is educational. Halos karamihan nakikita mo puro entertainment eh. Pampasaya, pampalibang. Educational, mas mahina ang views. Entertainment, yung walang isip-isip, mas malakas ang views. So saan ka papasok doon? Mas mahirap nga sa amin sa educational eh. Mas mahirap ang views dito. Kita mo yung mga artista, isang video nila, may 1 million, 2 million views. Meron nga 5 million views. Diba? O, ako, ang views ko, 20, 30,000 sa YouTube. Ganun lang average. So, kailangan gumawa ako ng 100 videos. Kailangan gumawa ako ng 100 videos. Tapos sila, one video. Para pantay lang kami. Para pantay. Ganun kahirap yung kinakarga ko. Pero okay lang naman sa akin yun eh. Dito ako happy. Ito na linya ko eh. Diba? Kaya tinutuloy-tuloy ko to eh. So, dapat mahanap nyo yung goal nyo. Sana nakaliwanag to sa inyo. At good luck. At ako naman, kung ano naman may tutulong ko. Malay mo, one day, dati nga, lahat ng mga vlogs pinapanood ko, pinapayuhan ko pa isa-isa eh. Diba? Pero ngayon, hindi ko na magawa isa-isa. So, sana nakatulong tong video sa inyo. God bless po. At one day, maabot nyo na to, o dapat kayo na magtuturo. Huwag swapang. Diba? Yan isang tip. Huwag swapang. Dapat talagang binigay sa inyo ng libre ng Diyos yung talent, binigay sa atin ang araw at ulan ng libre, bigay mo rin ito ng libre sa ating kababayan. God bless.